Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Rose, inyong napapakinggan tuwing umaga dito po sa DWBL 1242 kHz, Lunes hanggang Biyernes 7:30 to 8 po ng umaga. Bisitahin niyo po kami sa Facebook at hanapin niyo po yung Patnubay sa Kalusugan page. Ugaliin niyo pong i-like ito o yung mga nanonood naman sa Facebook sa akin live stream, pwede nyo po bang i-like and then i-share nyo para makinabang yung mga kaibigan ninyo. Bisitahin nyo po ako sa aking YouTube channel, i-search nyo yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung episode ng aking mga lecture. Tawagin nyo po ako Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas mula pa po noong 1985. Ako po ay nag-aral ng natural medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen at ganun din po ng public health course kay Dr. Salamante ng Philippine Union College dito sa Pilipinas at nagkaroon ako ng certificate ng alternative care sa Palm Springs, California and total health care sa Waymar Institute, Sacramento, California. Sabi po ni Thomas Edison, isa pong American inventor and American businessman, sabi niya, the doctor of the future will give no medication but will interest his patient in the care of the human frame, diet, and in the cause and prevention of disease. So, ang aking pong tinuturo ay basic treatment, no? At home treatment. Pero tandaan niyo to, anumang sakit meron kayo, iwasan natin yung self-medication. At magpa-consult na kayo sa doktor at kung kailangan kayong ma-hospital, ma-hospital kayo para maingatan nyo ang iyong katawan. Ako po, pag ako may naramdaman sa dibdib ko, papacheck abagad ako kasi ayokong lumala yung sakit ko, kaya pumupunta agad ako sa doktor ko. So, nagpapasalamat po ako kay Dr. Berano, yung doktor ng anak ko. Siya po ay taga Makati Med. Pag merong nararamdaman na kakaiba yung anak ko, lagi ko siyang tinatawagan. Marami pong salamat, Doc Berano. You are very accommodating. You are the best doctor. Thank you very much. Okay na si Jay. Nakatulog na siya ng mabuti kagabi. Nais ko pong batiin si si Connie Tabultan ng happy birthday. Ganun din po si Rowena Castor Jimenez, belated happy birthday. Yung mga taga-subaybay po natin, Josefina Brillantes, ganun din si Julie Medina, si Brother Win Pulido, si Janet Baredo Anda, Edwin Lachica, at si Robby Sosa Apia, good morning, Myrna Villanueva Nobilia, Jojo Castor, si Elsa Dioneda, kumuha po siya ng kopya ng Health and Home Magazine Book Bound tsaka Healing Wonders of Water. Siya po ang aming Head and Sales and Marketing dito sa FBS Radio Network Incorporated dito sa radio station ng DWBL. Alam niyo, bawat bumibili po kayo ng libro sa akin, pantulong po ito pambayad ng ating airtime. Kasi ito po self-supporting yung programa. Kaya kami po ay nagbebenta ng libro para may pambayad tayo sa radio. Kung nais niyo po akong magpatuloy na mapakinggan nyo sa radyo at mapapanood nyo ako sa ating Facebook, sumuporta po kayo sa isang magandang hagdikain na magkalat tayo ng mabuting balita sa kalusugan. So, through your pagbili ng libro, ay sinusuportahan nyo ako para magpatuloy yung ating programa. Nais ko rin batiin yung aking best friend, si Josefina McGuire, na nasa ibang bansa. Good morning! At ganoon din po si Oben de la Cruz. Magandang umaga po sa inyo at masayang pakikinig at pananood dito sa ating program. Nais ko pong talakayin ngayon itong common problem natin, sore throat, yung pamamaga ng lalamunan, yung ating vocal cord. Maring ito ay viral infection, sanhi ng trangkaso, tsaka ng inyong ubo, no? Pero merong itong mga sore throat na pangkaraniwan, ito ay madaling malutas. Kahit wala kang gamot na iinumin dahil meron tayong immune system handang lumaban, basta alamin mo lang kung ano dapat mong gawin. Itong viral pharyngitis na ito, 5 to 7 days mawawala yan. Basta sundin mo lang ituturo sa iyo mamaya.
Pero may isang klase ng sore throat na delikado. Ito'y dulot ng bakterya. Yung isa, viral infection lang. Pero yung bacterial infection, dulot ng strep throat, ito po ay bacteria na streptococcus. Ito po ay nangangailangan ng antibiotic para ma-prevent ang complication. Mga 2 to 3 days, mawawala yan kapag binigyan ka ng antibiotic ng doktor. Kaya dapat magpareseta ka. Kahit na gumaling ka na, pag sinabi ng doktor, 7 days, ubusin mo yan, ubusin mo to kasi babalik yon mas malala pa. Alam mo, pagka hindi mo pinagaling yung pamamaga ng inyong lalamunan, maapekto yung tonsil, mamamaga yan. Alam natin ang primary function ng ating tonsil kabilang sa lymphatic system. Itong lymphatic system na to ay meron silang lymph. Ito yung mga liquid na nandoon sa lymph. Ito yung mga infection fighting white blood cells. Nandoon yung ating the soldiers of the body. Sa throughout the body, meron tayo 700 na mga kulani. Itong mga kulani na to ay meron silang mga white blood cells to fight infection. Ngayon, meron silang may sisidlad nga sila, nakakonekta ito sa ating kulani para ma-filtered yung mikrobyo. Kasi dun sa mismong kulani na yan, meron tayong mga white blood cells na tinutunaw nila, pinapatay nila, at dinudurog nila yung mga mikrobyo. Kaya pagka namamaga yung kulani mo at tumataas ang lagnat mo, ibig sabihin, nasa fighting mode yung katawan natin. Lumalaban tayo sa sakit, no? Kaya ngayon, alam mo, isang complication pagka hindi mo pinagaling yung tonsil mo, pwedeng mag-cause ito ng rheumatic fever. Ito'y very dangerous ito sa heart. Kasi yung sakit sa lalamunan, dulot ng strep bacteria, pwedeng lumala ito, magkaroon ka ng ma-damage yung puso mo. Kasi pagka nagkaroon ka ng yung rheumatic fever, pwedeng magasgasan ang pintuan ng ating puso, yung aortic and mitral valve. Pag ito po yung nagre-regulate ng flow ng ating dugo. Pagka itong mga pintuan na to ay nasira, hindi na lumalapat, hindi na nagsasara, magkaka-chest pain ka na, madali ka nang mapagod, lalo na yung babae, karamihan ang apektado dito. Pagka nagkaanak ka, babalikan ka nitong rheumatic heart na to. Pwede itong mag-post ng malalang sakit sa puso. Kaya ang simptoma po na meron kang rheumatic disease pagka nagkaroon ka ng tonsil or sore throat, yung masasakit ang mga joints mo, madali kang mapagod, tapos parang hindi maikilos yung mga kasukasuan mo, at meron kang rashes, parang butterfly dito sa pisngi mo, at saka sensitive ka sa liwanag, naglulugas ang buhok mo, yung kulay ng mga kuko mo nagiging blue, at pwede din tirahin yung kidney mo. Kaya alam mo ba ang tanong, bakit pagka lumalamig ang panahon, tulad ngayon lumalamig, di ba? May nagbabadyang bagyo. Bakit kaya pagkataglamig, ang dami nagkakaroon ng pamamaga ng lalamunan? Kasi malamig yung hangin, cold air. Dahil sa lamig ng hangin, natutuyuan yung lalamunan mo. Pwede mag-cause ito ng irritation. Lalo na kung humihinga ka sa bibig, di ba pag natutulog ka, di mo namamalayan, tulad ng mga bata, pabarado yung ilong, humihinga sila sa bibig. Kaya nag-i-invite ito ng irritation sa lalamunan. Kaya ngayon, pagka nahihirapan kayong huminga, ang bigat-bigat ng dibdib mo, nahihirapan ka lumunok, tsaka naglalaway ka na, nag-i-indicate ito, nahihirapan ka ng lumunok. Kaya dapat magpa-check up na kayo sa doktor para kayo'y maresetahan ng gamot, lalo na may kasamang sakit ng tenga, tapos nabibingi ka, tataas-taas ng lagnat mo, at nakakapamo na yung mga kulani sa tagiliran ng leeg mo, at namamaus ka na yung paus mo, tumagal na ng 2 weeks, kaya kailangan magpa-check up ka na. Ngayon, ang gawin mo sa bahay, eto, magmumug ka ng mainit na tubig na may asin. Isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo siya ng isang kutsarita ng asin. Kasi yung asin kasi ay pumapatay ito ng bakterya, yung asin, disinfectant, di ba? Yung isda natin para ma-preserve liyanagin ng asin.
pampatay ng bacteria yung asin, no? Tapos itong ano na to, itong salt water solution na yan, para matanggal yung pamamaga at saka luminis ng throat, dagdagan mo siya ng baking soda sa isang baso tubig na mainit, yung kaya mo lang init, isang kutsara ng isang kutsarita ng asin, isang kutsara ng baking soda, isang kutsara ng suka. Pagaluhaluin mo yan, every 3 hours gawin mo yan, ito'y magmumug ka, imumug, huwag mo lulunokin na, imumug mo yan, ito po ay nakakaalis ng pamamaga ng throat, nakakabaklas ng plema, at natatanggal yung mga irritants o bacteria sa lalamunan natin. Ang isa pa rin yung pwede mong gawin, sabi ng Healing Wonders of Water, ito, no, mag-steam inhalation ka. Yung ano, yung kumukulong tubig, yung singaw ba ng tubig, sa isang takure, okay, yung painitan nyo ng, ano, painitan nyo ng kape, di ba, lumalabas yung singaw ng tubig na yan, di ba? So, ang gawin mo lang, ano, lagyan mo siya ng tubig, pagkatapos, ayan, mag-steam ka, yung kumukulong tubig, yung singaw nun, langhapin mo, kasi para, di ba, sabi ko, kaya ka nagkaka-sore throat, malamig na hangin, o ang palaban dun, mainit na hangin, so yung steam na yon ay nakaka-relieve. Tapos kung maligo ka, meron kang hot shower, yung lumalabas na usok mula doon sa shower, ito'y maganda sa sakit ng katawan mo at sa pamamaga ng lalamunan mo. Ha? Gawin mo yan. Tapos, inom ka ng 8 to 10 glasses of water the whole day. Giginhawan lalamunan mo, hindi manunuyo. Maya-maya, konti-konti, lumalago ka ng hot water. Yan, malaking tulong yan. Mas maganda po mag-take kayo ng natural alkaline water. Ito nga po yung ating Kangen machine. Ito'y Kangen water. Masarap po ito. Hindi ka kakabagan sa Kangen water eh. Ito'y very safe ito kasi merong artificial na alkaline water. Ito po kasing natural na alkaline water na galing sa Kangen machine. Meron silang natural mineral. I-compare mo sa artificial alkaline water. Ito yung maganda para sa kalusugan natin dahil sa mataas na pH level niya. Kaya ang alam mo, pagka may sore throat ka, madali kang mabulunan, natsutsok ka. Kaya kailangan ng warm water para ma-relax yung throat mo. Ang gamitin mo, yung ating Kangen machine. 246,000 po itong Kangen machine na to. Pero magandang investment. Kaya kung interesado kayo, magkaroon kayo nito, pwede nyo akong i-message. Meron kaming representative na pwedeng pupunta sa inyong bahay para i-deliver sa inyo itong Kangen machine na to, ha? So, warm water ang inumin mo kasi yung hot fluid, yung hot water na yon, pinaninipis niya yung mga uhog, aagos ng malaya yung plema at hindi magbabara sa throat mo. Pwede ka rin uminom ng sabaw ng gulay, sinigang na merong sampalok. Yan, maganda yan. At saka iwasan niyo po yung ano, yung mga milk-based product tulad ng ice cream. Lalong magiging worse yung lalamunan mo, lalong kakapal yung plema, didikit sa lalamunan mo. Huwag kang mag-candy, huwag kang mag-ice cream, basta hot water. Kung naninigarilyo ka, mag-stop ka muna ng paninigarilyo, no? Alam mo, merong isang magandang paraan dito, yung heating compress. Yung heating compress, no? Ito po ay meron kayong ano, face towel na ano, maliit, no? Face towel na maliit. Ang gagawin niyo doon sa face towel na maliit, parang 2 pulgada, 2 inches ang lapad. Tupiin mo yung face towel na manipis na maliit. Tupiin mo siya ng 2 pulgada. Tapos ano, isok mo yan sa tubig galing sa gripo, tapos pipigain mo. Pagkapiganon, ibalot mo sa leeg mo yung basang face towel na manipis. Ngayon, para hindi malaglag, takpan mo siya ng good morning towel. Di ba, mas mahaba yung good morning towel. O kaya, yung panyong scarf, no? Yung panyong palalaki scarf, ganun. Tupiin mo siya ng 3 pulgada. Yung nasa loob, 2 inches. Para totally makovered, pwede mo gawin hanggang 4 inches ang kapal para kulubin mo yung face towel na nasa lalamunan mo, no? Overnight yun. Pagising mo, relax na yung lalamunan mo. Ito po ay nandito sa ating librong ano,
Healing Wonders of Water, nandito po yung instruction kung paano nyo gagawin. Ito pong ano, yung tinatawag nating nagpapainit na pomento. Itong nagpapainit na pomento, ito po yan, no? Ayan, ito po ang nagpapainit na pomento. Heating compression. Maganda to sa tonsillitis, na mabagal lalamunan, wala kang boses, kati-kati na lalamunan mo. Habang tulog ka, nakalagay sa leeg mo itong heating compress na ito. Ang instruction po, nandito sa libro na to, 750 po ang halaga nito, no? Ang pwede mo rin gawin, yung heating, yung ano, yung hot compress naman. Yung pong heating compress, overnight yun, di ba? Pero yung ano, yung mainit na pomento, yung tuwalya lang, no? Yung tuwalya, makapal na tuwalya, face towel, ilublob mo sa mainit na tubig, tapos yung magkabilang dulo, huwag mong babasahin para mapiga mo. Pagpiga na, yung init na kaya mong tiisin, ilagay mo sa throat mo. Pag lumalamig na yung face towel, ilublob mo ulit sa mainit na tubig, pipigain mo, tapos ilapat mo na naman sa throat mo. Gawin mo to ng 20 minutes, 3 times a day, no? Ito po ay malaking tulong ito para mawala yung sakit ng lalamunan mo. Mababaklas ang plema, tapos yung madikit na plema, ito'y malulusaw. Malaking tulong po ito na makakatulong po sa inyo. Tapos, ang isa pwede mo rin gawin para lumakas ang inyong immune system, ibabad nyo yung paa nyo sa mainit na tubig. Init na tubig na kayang tiisin. Himba, isang tabong tubig mo na galing sa gripo, tapos buhusan mo ng init na tubig na kayang tiisin. Pag lumalamig ang tubig, kung sa nakababad ang paa mo, iangat mo yung paa mo, tapos buhusan mo ulit ng mainit, tuloy-tuloy hanggang maligo ka sa pawis. Magtalakbong ka ng kumot para pawisan ka, tapos may face towel na malamig sa ulo, tapos inom-inom ka ng tubig na mainit. Alam mo, ito yung siyempre, pagka ikaw ay nakababad ang paa mo sa mainit na tubig, papawisan ka. Kasi alam mo, pagka naiinitan ka, siyempre, papawisan ka. Gumaganda ang circulation ng dugo, mabilis yung fighting mechanism mo, no? Pagka mabilis ang circulation, pag stagnant, mahina ang ano no, ang panlaban mo sa sakit. Kaya pagka mabilis ang circulation ng dugo mo, dahil sa init ng katawan mo, ay maganda po na susugod yung mga fighting mechanism natin para labanan ng sakit. Eto pa, pagka may sore throat ka, palagi kang may sore throat, baka yung toothbrush mo, isang taon na, hindi mo pa pinapalitan. Dapat, yung ating toothbrush, i-replace mo yan once a month. Yun. Kasi maraming infectious illnesses nang gagaling sa toothbrush. Kaya kailangan po, yung toothbrush mo, para mamatay yung mga mikrobyo doon, ibabad mo siya sa agua oxigenada, sa hydrogen peroxide, para mamatay yung germs. After that, kunin mo yung toothbrush mo, ay hugasan mo siyang mabuti bago mo siya gamitin. Pagkatapos mong gamitin, ay talagang patuyuin mo siyang mabuti. Para sa ganon, yung mga bakterya doon, ito ay mawala. Ano? Yan. Tapos inulit ko po, kapag kayo meron ng soup, meron ka ng throat na namamaga, magpahinga ka para matulog ka. Huwag ka magpupuyat. Kasi kapag nakatulog ka, more energy to fight infection. Kasi pag puyat ka, wala kang panlaban sa infection. Alam mo, ang infection ay lumalakas sila pag mahina ang ating katawan. Be sure nakatulog ka. Kasi ang tulog, ito'y napakahalaga para ang katawan mo labanan infection. Give your voice a break. Ay pahinga mo yung lalamunan mo. Lalo na po yung mga teachers, kawawa, di ba? Araw-araw nagsasalita. Napipilitan silang ang kanilang lalamunan ay nagagamit. Lalo na sa public school, 60 student. Ako, sakit ng lalamunan. Kaya ngayon, ipahinga mo. Magpahinga ka muna ng mga 2 days. Ipahinga mo muna yung boses mo, no? Kaya sabi, kapag tayo daw po ay nakakatulog, yung colds and flu, ito ay mapipigilan natin kagad. Kasi alam mo, kapag may sakit ka,
automatic, pag may sakit ka, ang katawan natin, nagre-release sila ng immune factor sa ating bloodstream. Kaya habang natutulog tayo, yung mga tinatawag nating mga immune factors na yun, ito yung mga tumutulong para bang habang natutulog ka, doon sakaling sira, meron nag-overtime na mga manggagawa. Yan. So, ganun mangyayari. No? Habang natutulog tayo, meron mga white blood cells na nagtatrabaho para ipagsanggal lang tayo sa sakit. No? Alam mo, ito isang old medicine. 130 years na to. No? Yung sa isang basong tubig, no? Maligamgam, lagyan mo na isang kutsara ng honey tsaka isang kutsara ng apple cider vinegar. Okay? Sa isang basong tubig na maligamgam o mainit kung gusto mo, lagyan mo na isang kutsara ng honey, isang kutsara ng apple cider vinegar. Lagay mo sa mug, tapos unti-unti mo siyang hinihigop. Huwag mo hayaan lumamig. Ito po'y 130-year sore throat tonic ito. O kaya, ang pwede mo rin gawin, isang kalamansi, hiwain mo sa gitna. Tapos, isausaw mo sa asin. Di-adisin mo yung buto. Ibuka mo yung bibig mo. Ah. And then, ipatak mo sa lalamunan mo. Tapos, lunukin mo yung katas. Malaking tulong ito para mawala yung kati ng ilalamunan mo. Ha? Ito po, ito rin yung Epsom salt. No? Itong Epsom. E-P-S-O-M. Epsom salt. No? Ito yung combination ng magnesium and sulfate, yung Epsom salt. Ito'y compound na nakakatulong para yung mga toxin mailabas sa katawan, pati mga heavy metals from the skin cells. Alam mo, maraming mga mikrobyo kumakapit sa butas ng balat natin. Di ba polluted yung Pilipinas? Kaya yung mga pollution na yan, hindi lang sa ilong pumapasok yan, sa butas ng ating balat. Mga heavy metals, yung mga pollution sa hangin. So, kaya ka nilalang na. So, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Maganda rin dito sa mga masasakitang punipuli ka ng binte at saka masasakitang kasukasuan. Pag meron kang joint pains, masakit yung paa mo, may rayuma ka, ang sakit-sakit talaga ng paa mo, hindi mo maiapak. So, yung Epsom salt, no, i-absorb ng paa mo yung magnesium. Itong magnesium na to, ito po, pain-reducing ion, nare-release yung pain, nare-relax yung muscle at nerve mo, tumutulong na ma-regulate yung electrolyte level nito. Kaya yung sulfate, yung mga harmful substances na dapat eliminate sa katawan, ina-absorb ng Epsom salt, no? Kaya ito, kaya kung may paa kang babaho ang paa mo, ang baho-baho ng medyas mo, meron kang punggus sa paa mo, meron kang namamatay yung kuko mo, nagda-dry yung skin mo, i-try mo yung Epsom salt. 10 to 15 minutes. Yung isang pasa ng Epsom salt, ilagay mo dun sa tubig, sa timba, kung saan nakalublob ang paa ko, ha? Okay, sa September 16 po, ini-invite ko kayo sa Lagman Building, room 305, sa seminar natin sa water therapy, massage, and exercise, no? Sa mga diabetic, high blood, sakit sa puso, sakit ng lalamunan, lagnat hanggang sa trangkas, anong magagawa ng tubig? Then, titignan ko rin yung mata nyo. Sisilipin ko lang mata nyo, yung color tsaka shape ng mata nyo, malalaman natin kung ano yung sakit nyo. Pero hindi ito nagda-diagnose. Nagsasabi lang siya kung ano yung condition ng health mo. Meron kayong librong mabibili, yung ating Healing Wonders of Water, pati yung ating Health and Home Magazine, 1,088, ito po ay 750. Meron kayong librong libre, yung Tagumpay Laban sa Depression, anti-stress na libro, na libre pag nibili nyo to. So, sa September 16 po, Sunday yon, pwede na kayong magdala ng pambili yun ng libro natin para makatulong naman kayo sa ating program sa radio para may pambayad tayo sa ating airtime, okay? Ngayon po ay nais ko pong sa ating Food for Thoughts, nais ko pangwawakas ng ating programa ay ito pong ating Food for Thoughts na aking sinishare lagi sa inyo na napakaganda
na ang ating pong pananampalataya sa Diyos, ito ay lagi nating kasama. Alam mo, ang tunay na kaligayahan at kapayapaan, matatagpuan lang po natin ito sa Panginoon. Kasi pagka tayo po ay hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, ay wala tayong pag-asa. Meron pong verse sa Bible, sa Psalms chapter 4, verse 1. Answer me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Be gracious to me and hear my prayer. Sagutin mo ako pag tumatawag ako, O Diyos, ng aking katwiran. Ilagay mo ako sa kaluwagan ng ako, pag ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. Alam mo yung salitang, sagutin mo ako pag ako'y tumatawag sa iyo, O Panginoon. Alam mo, walang karapatan ng tao na makatanggap ng biyaya kung hindi siya tumatawag sa Diyos. Wala tayong karapatan na makatanggap ng magagandang bagay mula sa Diyos kung hindi ka humihingi. Paano ka maririnig kung hindi ka nagsasalita? Maraming tao ngayon umaasa ng pagpapala sa Diyos, hindi naman sila nananalangin. Sabi po sa James chapter 4, verse 2 to 3, kayo'y wala, wala kayo, sapagkat hindi kayo humihingi. O kaya ka wala, hindi ka humihingi. Sabi sa James chapter 4, verse 2. Tapos sabi niya sa verse 3, kayo magsihingi at kayo ay magsisitanggap. Sabi niya, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama, upa, sabi niya, kayo nagsisihingi at hindi kayo nakakatanggap. Di, humihingi naman tayo, pero hindi ka tumatanggap. Kasi ang hinihingi mo, eh masama. Tapos gugugulin po yun sa kalayawan mo. Sabi mo, Panginoon, gusto ko pong yumaman. Bigyan mo ako ng maraming pera para magkaroon ako ng maraming babae, magsugal ako. So, hindi ka talaga didinggin kasi ang hinihingi mo, masama. Kaya sabi po sa Matthew chapter 7, verse 7, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ang sabi doon sa, O Diyos ng aking katwiran. Alam mo, God of my righteousness, ang kapatawaran, ang kapayapaan at kabanal at katotohanan ay nasa Diyos lamang. Sa tao, puro masama ang ugali natin. Pero dahil siya ang ating Diyos ng katwiran, siya ang ating kaligtasan, nabubuhay tayo sa kabanalan. Ang sabi niya, ang panalangin, ilagay mo ko sa kaluwagan. Thou art enlarge me. Sa ating kagipitan, sa pananalapi, sino bang nagpapala sa atin? Dahil sa kanyang kahabagan, pinupunan niya ang ating pangailangan. Lagi tayong humihingi ng tulong, kahit hindi tayo karapat-dapat doon sa blessing na yon. Dahil sa kanyang habag at awa, nakukuha natin ang ating gusto. Kaya di ba, kaya sabi, lagi tayo lumapit sa Panginoon. Kaya ngayon po, ugaliin po nating makinig sa DWBL 1242 kHz 7:30 to 8 ng umaga, Monday hanggang Friday. Sahanapin niyo po ako sa Facebook, yung Patnubay sa Kalusugan page, i-like niyo 'yon. Kung mayroon kayong mga katanungan at gusto niyo mag-order ng libro, doon na rin kayo mag-message. Tapos through LBC makakarating ang libro sa inyo. Hanapin niyo po ako sa YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood yung lahat ng aking mga lecture. Okay? So, kaya ngayon po, at meron tayong paaralan sa Noveleta, Cavite, yung ating pong Patnubay Academy. Ito po ay meron tayong grade kinder hanggang grade 10. Bukod sa academic knowledge ay matututo sila sa mabuting kalusugan. Kaya kayo po mga taga-Kawit, Noveleta, sa Rosario, Cavite City, pwede nyo pong enroll lang yung anak sa Patnubay Academy dyan sa San Juan, Noveleta, Cavite. Magandang maga po, ako'y nagpapaalam na. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa San Martin sa buong maghapon.